Magandang umaga o gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay ang ulcerative colitis. Ang predisposing factors ay ang mga kadahilanan na nailalagay ang sariling kalusugan sa malaking tsansa o ang tinatawag na high risk or risk factors sa pagkakaroon ng ulcerative colitis. Ang ulcerative colitis ay hindi tukoy ang kadahilanan o ang tinatawag na unknown cause, kaya walang precipitating factors na mapag-uusapan. Ang unang predisposing factor ay ang environment. Ang paligid ay kung saan pwedeng makasagap makakuha ng mga mikrobyo. Ang mga pagkain, tubig, hangin, halaman at iba pa sa paligid ay malaki ang tsansa sa pagkakaroon ng infection. Ang mga bakterya tulad ng salmonella, clostridium at escherichia coli ay hindi tumbok kung sino ba talaga sa kanila ang dahilan sa pagkakaroon ng ulcerative colitis. Ngunit ang mga ito ay may kakayahang makapagdudulot ng infection. Ang mga mikrobyong ito ay malimit na maisasama sa pagkain at tubig na kontaminado. Ang mikrobyong ito ay maihahalo sa mga pagkain hindi natunaw. Ang pagkain hindi natunaw ay maiimbak sa rectum at maghihintay ng oras o ilang araw bago ma-e-ebak. Ang rectum ay ang ibang bahagi ng malaking bituka o ang tinatawag na large intestine or colon. Ang rectum may napakababang galawan o ang tinatawag na peristaltic movement. Kaya ang mga mikrobyo ay may panahon na makapagpaparami o ang tinatawag na colonization. Dahil sa ganitong paliwanag, ito ay nagsasabi na ang impeksyon ay nagsisimula sa rectum na sa kalaunan ay nagkakaroon ng pamamaga at sugat-sugat o ang tinatawag na ulceration or sores. Ang impeksyon ng rectum ay paitaas, kaya ang kasunod ng rectum na sigmoid colon ay namamaga at may sugat na rin. Ang kasunod naman ay ang descending colon, transverse colon at ascending colon. Ang pamamaga at pagkakasugat sa iba't ibang parte ng large intestine ay siyang naging basihan sa klase-klaseng ulcerative colitis. Ang unang klase ay ang ulcerative proctitis. Ang pamamaga at sugat ay nakikita sa loob ng puwet at rectum. Ang sintomas dito ay ang pagdudurugo ng puwet o ang tinatawag na rectal bleeding, na kung minsan ito lang ang sintomas na maoobserbahan sa ulcerative proctitis at meron ding pananakit sa loob ng puwet. Ang pangalawang klase ay ang proctosigmoiditis. Ang pamamaga ay nangyayari sa rectum at sigmoid colon. Ang sintomas ay ang pagtatay na may dugo, pananakit ng tiyan, pag-aalboroto ng tiyan at ang pakiramdam na natatae pero hindi o ang tinatawag na tenesmus. Ang pangatlo ay ang left-sided colitis. Ito ay pamamaga mula rectum, sigmoid colon hanggang sa descending colon. Ang sintomas ay ang pagtatay na may dugo, pag-aalboroto ng tiyan, pananakit ng tiyan sa kaliwang bahagi at ang pakiramdam na natatae. Ang pang-apat ay ang pancolitis, na apektado na ang buong colon simula sa rectum, sigmoid colon, descending colon, transverse colon at ascending colon. Ang sintomas ay ang pagkakaroon ng pagbugso-bugsong pagtatay ng dugo at ito ay seryoso na kondisyon. Pananakit ng tiyan, pag-aalboroto ng tiyan, pagkakapagod at pagkakabawas ng timbang. Ang mga sintomas ay nag-uudyok ng konsultasyon at ang mga diagnostic test na gagawin ay fecalysis, endoscopy, colonoscopy, sigmoidoscopy, biopsy at CT scan. Ang medical diagnosis ay ang ulcerative colitis. Ang ulcerative colitis ay napapabilang sa tinatawag na inflammatory bowel disease at ang isa dito ay ang Crohn's disease, na kung saan nakakaapekto sa kahit saang bahagi ng digestive system at silang dalawa ay nagkakapare-pareho sa predisposing factors, sintomas at sa gamutan. Ang medical management para sa ulcerative colitis ay ang pagpapatuloy sa pagmumonitor sa pamamagitan ng mga diagnostic test. Ang gamot na ibibigay ay ang 5-aminosalicylates. Ito ay isang anti-inflammatory upang makontrol ang pamamaga ng malaking bituka. Ang halimbawa ay ang sulfasalazine, mesalamine, balsalazide, and olsalazine. Ang side effects ay ang diarrhea, gasgas sa tiyan o ang tinatawag na gastritis, nausea, pamamaga sa puwetan, pagkakahilo, headache, at fever. At meron ding acne.
Ang corticosteroids ay isang uri ng hormone na ibinibigay upang agarang makontrol ang pamamaga bago pa ito makasira ng malala. Ang halimbawa ay ang prednisone at budesonide. Ang immunosuppressant na gamot ay ibinibigay upang mabawasan ng immune system activity at nang sa ganun ay hindi lalala ang pamamaga ng bituka. Ang halimbawa ay ang azathioprine, azathioprine, tacrolimus, and mercaptopurine. Ang biologics na mga gamot ay ibinibigay upang mapigilan ang protina na ginagamit ng immune system sa pagkakaroon ng pamamaga. Kumbaga, ito ay isang anti-inflammatory rin na gamot. Ang halimbawa ay ang efleximab, adalimumab, and golimumab. Other drugs are anti-diarrhea, pain relievers, anti-spasmodics, and iron supplements. Ang surgical management ay ang proctocolectomy. Ito ay ang pagtatanggal na sirang bahagi ng colon at rectum upang mabawasan ang mga sintomas at ang mapigilan ang paglala ng kondisyon at komplikasyon. Ang nursing management ay ang pagbibigay ng pangaral o health teachings tulad ng kontrolin ang pagkakakain sa mga street foods, huwag basta-basta iinom ng tubig at iba pa. Ang nursing diagnosis ay ang mga diarrhea, risk for deficient fluid volume, anxiety, acute pain, ineffective coping, imbalanced nutrition, less than body requirements, and deficient knowledge. Ang komplikasyon ay ang severe bleeding, perforated colon, severe dehydration, high risk for colon cancer, and osteoporosis. Hanggang dito na lamang po at panoorin hanggang dulo upang makita ang diagramo para sa ulcerative colitis. Daghang salamat. Signing off, Bongits!